Kamusta kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan, kasama inyong mga mahal sa buhay. Ako nga pala si Ginang Rosemary Antorio na magtuturo ng Mapi Arts 5 o Sining Ikalima. Bago tayo magpatuloy, nais ko munang ipaalala ang mga dapat sundin para tayo ay matuto. Una, maglabas ng ballpen at papel. Pangalawa, makinig sa sinasabi ng guro. At pangatlo, sundin ang mga panuto. Handa na ba kayo? Ang ating mga layunin ngayon ay ang mga sumusunod. Una, naiuugnay ang konsepto ng paglilimbag sa paksa ng sining. Pangalawa, nakasusunod sa panuto at makapaglilimbag ng sariling likhang sining. Pangatlo, nakalilikha ng malikhain at natatangin disenyo ng magagamit sa paglilimbag. At ang ating most essential learning competency ay discusses new printmaking technique using a sheet of thin rubber used for soles of shoes, linoleum, or any softwood that can be carved or gouged to create different lines and textures. Ang ating paksa ngayon ay ang sining ng paglilimbag. Handa na ba kayo? Anong mahalagang bagay ang nakatutulong sa atin upang matuto tayong gumasa? Tama, libro o aklat. Paano nagagawa ang isang aklat o anumang babasahin? Magaling! Nililimbag. Ang sining ng paglilimbag ay nagsimula sa bansang China, daan taon na ang nakalipas. Ginamit nila ang paglilimbag bilang pamamaraan ng pagtala ng kasaysayan ng kanilang bansa. Ginamit din nila itong paraan ng pagkukwento gamit ang mga larawan. Sa bansang Hapon, ang paglilimbag ay pinalawak bilang isang sining. Ang okeyo-e ay mga larawang nilimbag na nagpapakita ng pang-araw-araw na gawain at larawan ng buhay. May iba't ibang uri ng sining ng paglilimbag na pinakilala at pinasikat sa Asia, Europa, Africa at iba pang bahagi ng mundo. May iba't ibang uri ng paglilimbag ay ang mga sumusunod: monoprint, intaglio, aquatin, engraving, etching, mezzotint, linocut, blackprint, lithography, silk screen or serigraph, wood blackprint, at dry point. Tayo mga Pilipino ay likas na malikhain maging sa iba't ibang bansa. Sama-sama nating alamin at tingnan ang mga makabagong teknik sa paglilimbag. Monoprint. Ang monoprinting ay isang uri ng paglilimbag kung saan natatangi ang bawat malilikhang larawan. Hindi ito kagaya ng ibang uri na kung saan maaaring lumikha ng maraming kopya ng orihinal na larawan. Sinasagawa ang monoprinting sa pamamagitan ng paglalagay o pagdaragdag ng tinta o pagtatanggal o pagbabawas ng tinta sa karaniwang metal o salamin. Intaglio. Ang intaglio printmaking ay isang proseso ng pagpiprint na gumagamit ng isang ukit o ukit ng plato. Ang plato ay pinapahira ng tinta at pagkatapos ang tinta na naiwan sa mga recesses ay gumagawa ng print. Aquatin. Ang aquatin printmaking ay isang paraan ng pag-ukit na nagsasagisag sa malawak na mga paghuhugas ng isang kulay ng tubig. Ito naman na ang halimbawa ng engraving. Etching. Mezzotint. Ang mezzotint ay print na ginawa mula sa isang ukit na kumakatawan sa liwanag o dilim. Lithography. Isang halimbawa ang nakikita niyo sa larawan. Silk screen o serigraph. Ang silk screen printing ay isa sa mga pinakabagong uri ng sining sa kanluran. Ang pagprint sa screen, pagprint ng screen, silk screen o serigraphy mula sa sericum, Latin para sa silk, ay isang 20 siglo na pamamaraan ng pagprint ng intaglio o intaglio na nagmula sa tradisyonal na stained
Siling, isa sa mga pinakamaagang anyo ng duplikasyon ng graphic art. Ang woodblock print. Ang pag-print ng woodblock o pag-print ng block ay isang pamamaraan para sa pag-print ng teksto, mga imahe o pattern na malawakang ginagamit sa buong Silangang Asya at nagmula sa China noong unang panahon bilang isang paraan ng pag-print ng mga tela at kalaunan ng papel. At ang isa pa ay ang dry point. Ito ay isang printmaking technique ng Intaglio family kung saan ang isang imahe ay insist tulad ng ukit. Ang dry point ay mas madali para sa isang artist sa sinasanay sa pagbuhit. Ang teknolohiya at sili ng paglilimbag ay minana natin mula sa ibang bansa. Ang monoprinting na binigkas ko kanina ay isang uri ng paglilimbag kung saan one of a kind o natatangi ang bawat malilikhang larawan. Hindi ito tulad ng ibang uri ng paglilimbag kung saan maaaring lumikha ng maraming kopya ng original na larawan. Ito yung mga halimbawa ng monoprint. Sinasagawa ang monoprinting sa pamamagitan ng paglalagay o pagdaragdag ng tinta, additive method o pagtatanggal o pagbabawas ng tinta, subtractive method sa malinis na plate na karaniwang metal o salamin. Naintindihan niyo ba ang ating aralin? Tingnan natin. Sagutin natin ang gawain isa. Gawain isa, pagsagot ng mga tanong. Unang tanong, ano ang paksang inilimbag noong unang panahon na nakatulong sa paglaganap ng pambansang pagkakakilanlan? Tama! Sini ng paglilimbag. Pangalawa, bakit natatanging uri ng paglilimbag ang monoprinting? Magaling! Dahil hindi ito tulad ng ibang uri ng paglilimbag kung saan maaaring lumikha ng maraming kopya ng original na larawan. Ano pa? Tama! Monoprinting ay isang uri ng paglilimbag kung saan one of a kind o natatangi ang bawat malilikhang larawan. Pangatlo, bakit mahalagang panatilihin ang kaayusan, kalinisan, at kaligtasan sa paglilimbag? Magaling! Upang di tayo masaktan. Para di marumihan ang ating gamit at di kalat-kalat ang gagamiting kulay. At ang pang-apat na tanong, ano ang mga iba't ibang uri ng paglilimbag na pinakilala at pinasikat sa Asia, Europa at iba pang bahagi ng mundo? Magaling! Monoprint, intaglio, aquatint, engraving, etching, mezzotint, linocut, blackprint, lithography, self-screen o serigraph, woodblock print, at dry point. Ngayon naman ay ating gawin ang gawain dalawa, pagtambalin ang hanay A sa hanay B. Sa hanay A ay makikita ang mga pangalan ng mga nilimbag. At sa hanay ba naman ay mga larawan ng mga nilimbag. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Magaling! Sagutin natin. Unang tanong, ano ang sining ng paglilimbag? Saan nagsimula ang paglilimbag? Magaling! Ang paglilimbag ay isang pamamaraan ng pangsining ng larawan na inukit o ginuhit ay nililipat sa ibabaw ng papel, ahoy, tela at iba pang bagay. Ito ay nagsimula sa bansang China. Pangalawang tanong, paano nakatulong ang sining ng paglilimbag sa pagpapalaganap ng kultura at pagmamahal sa bayan? Tama! Nakatutulong ang sining ng paglilimbag sa pagunlad ng lipunan,
kasi dito nila nakikita kung anong talento ang nagagawa ng isang tao sa isang bansa. At pangatlong tanong, paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa kalikasan gamit ang paglilimbag? Magaling! Kalinisan, kayusan, at kaligtasan. Panoorin ang video. Tignan mo mabuti kung paano gawin ang paglilimbag. Ito ay isang halimbawa ng monoprinting. Ayan, napanood natin kung paano gawin ang monoprinting na isang halimbawa ng paglilimbag. Tingnan natin kung kayo ay may natutuhan. Umako tayo sa ating pangwakas na pagsubok o pagtataya. Ang panuto, isulat ang letrang T kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng tama o wastong impormasyon at M naman kung hindi. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Una, ang paglilimbag ay isa sa mga gawaing pansining na magagawa sa pamamagitan ng pag-iwan ng bakas sa isang kinulayang bagay. Ang tamang sagot ay T. Pangalawa, ang monoprinting ay isang uri ng paglilimbag kung saan one of a kind o natatangi ang bawat malilikhang larawan. Sagot, T. Pangatlo, ang paglilimbag ay nagsimula sa bansang Amerika. Mali. 4. Ang OKOE ay mga larawang nilimbag na nagpapakita ng pang-araw-araw na gawain at larawan ng buhay sa Japan. Sagot, T.
At panglima, ang makwentong bayan ay tulad ng kwento ni Mariang Makiling ay magagamit na paksa sa paglilimbag. Ang tamang sagot ay T. Nakuha niyo ba ang lahat ng mga tamang sagot? Magaling! Para sa inyong takdang gawain o aralin, subuking paglimbag ng dahon gamit ang pangkulay gaya ng poster color o watercolor. Pahiran ang poster color o watercolor ang likod ng dahon at idiin ito sa Oslo paper o cotton band para mailimbag ang hugis at mga linya nito. Ipasa ito sa inyong guro. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana'y may natutuhan kayo. Hanggang sa muli! Bye!